Kakapuso, si Chef Mau eh, nagluto para sa akin. Ako ngayon ang magluluto para sa kanya. Medyo, may kodigo ako, ha? Alam nyo, I'm not a very good cook. Pero, I have my moments. So, ang gagawin natin ay vegetarian paella. One of my favorite foods. Kasi vegetarian nga. At saka, magandang itsura. Miski anong gagawin mo, eh, hindi ka magkakamali. Ano ang kailangan nitong vegetarian paella? Kailangan may red and green and yellow peppers, may onions, may garlic, may chopped tomatoes. Tapos mamaya lalagyan natin ng peas at saka lalagyan rin natin ng artichokes. Pumasa kaya ako? Naku, tignan natin. It calls for 2 cups of rice and 4 cups of water. Ang ginawa ko, medyo ako nagdaya, ito ang aking pakana. Yung rice, eh, sinoak ko na para medyo malambot, para hindi tumigas, hindi, it never becomes matigas pagkatapos na pagluto ng paella. Tapos, ngayon, yung tubig na sinoak niya, dinagay ko dito at ininit ko na. Alright? Because it really calls for making init the rice water. Ayan. May mga iba dyan, naaamoy na lang, alam na nila kung ano ang problema at ano ang kailangan. Ako, kailangan ko ng recipe right in front of me. At sinusundan ko ng talagang word for word up to the letter. And that is why, mga kapuso, I will never really become a top chef. Pero, I enjoy cooking. And mukha naman yung pamilya ko enjoys my cooking. Ayan ang hinahanap ng buong mundo, yung tutong sa paella. Ewan ko kung bakit, masarap ako, ayoko ng tutong, pero gusto ng pamilya ko. And then, we will add the chopped tomatoes. Ilan chopped tomatoes? 4 medium tomatoes. It's going to taste good, I assure you, mga kapuso. At least that's what my children say and that's what I say. Now, we're going to pour the rice. For 2 cups rice, 4 cups water. Tapos, lalagyan mo ng vegetable broth. Medyo nagdaya ako. Wala akong vegetable broth, kaya ang ginawa ko, chicken broth na lang. Try to distribute it as evenly over the pan as you can. Okay. And then, I'm going to cover it and cook it for 20 minutes. Nag-bell na, 20 minutes. Kailangan ipapasok na yung peas. And you know, you just kind of mix it and you kind of see, you know, kung luto na, mukhang luto na ito. Then I'm going to close it again and cook it for another 5 minutes. That's the instructions. Sila! Come on in, Mau! Come on in, Kathy! Okay. Be kind to me, huh? Okay, come on, sit down. Sit down here. You are going to like this one. I will kill. Nakita natin ang mga ilang Filipino chefs, iba-iba ang kanilang background. For example, Chef Carlo, eh, nakakuha siya ng scholarship sa TESDA. Naging immediately after that, naging executive chef. Ano? Alam nga naman, hindi mo sasabihin masarap, kundi magpapatayan tayo rito. Hindi, okay pa. Yung, alam na alam yung healthy yung kinakain niya. Oo. Tapos, pero ang ibig sabihin, ang gusto kong malaman ni, does it taste good? What do you think, Kat? Chef Mau and Chef Boy started from the bottom up kasi wala silang education. The point is that education can be a very, very important factor. But hindi ibig sabihin na porket wala kang education, eh sira ka na. Of course not. It's just going to be
very, very much harder. At kailangan dyan, to make up for the lack of education, kailangan dyan ang interest, ang commitment, ang perseverance, at syempre, ang people skills natin. What is needed is for people to see that you are determined to succeed, and it is needed for you to make sure that you are determined to succeed. There is no easy way to success.